chikiting, likas na aktibo at bibo, malayang nakakatakbo at nagagawa ang mga gusto. Pero ang 8 taong gulang na si Andy, limitado ang galaw at hindi makapaglaro gaya ng ibang mga bata. Lagi ang tinatanong yung mata niya, ba't daw ganun? Si Andy, may sakit na di pangkaraniwan. Lagi niya sinasabi, kailan ba ako gagaling? Ganon, sabi ko, tiis-tiis lang anak. Sabi ko nga po sa kanya na step by step para mapagamot kita. Ano ang Cruzon Syndrome at sino ang pupwedeng magkaroon nito? Aalamin natin yan mamaya. Unika iha ni na Ateos at Angelique, si Andy. Pangalawa sa 3 magkakapatid. Bibong bata raw si Andy. Siya po, mahilig po siyang sumayaw, mag-drawing, magsulat po. Pero ang problema, sa loob lang ng kanilang bahay niya ito na ipapakita. Madalang daw kasi siyang lumabas ng bahay at makipaglaro sa mga kapwa niya bata. Paglalabas siya ng school, nakikita siya ng mga estudyante na natatakot, tinatawanan. Naiiba raw kasi ang kanyang itsura. Ang kanyang ulo, may bahagyang paglaki. At ang kanyang mga mata, halos lumuwa na. Lagi ang tinatanong yung mata niya, ba't daw ganun? Paniniwala ni Angelique, epekto ito ng gamot na ininom niya nung ipinagbubuntis niya si Andy. Kasi po nung 2 months po akong pinagbubuntis siya, nagkasakit po kasi ako nung 3 days po na lagnat po. At nang ipinanganak nga raw niya si Andy, laking gulat ni Angelique sa kondisyon ng kanyang anak. At ang kapansin-pansin, ang mga mata nitong tila lumuluwa. Hindi ko rin po siya nilalabas nun eh, kasi po ayoko po na matukso ng mga nakakita sa kanya. Lalo na po pag yung sinasabi na baka pinalaglag ko o ano, ininuman ng gamot, eh yun lang po naman ang nangyari. Ipinatingin ng mag-asawa si Andy sa iba't ibang espesyalista. Na-diagnose siya na may Cruzon syndrome na nakakaapekto sa mata ng bata. Cruzon syndrome is a type of craniofacial dystosis. Ibig sabihin po nun, yung buto po natin sa skull ay nagsasara po ng mas maaga than the usual. Kung mapapansin po natin, yung mga bata po pagkapanganak, meron po tayong nakakapa na mga soft na areas dito po sa harap at sa likod, and these are normal. These are areas kung saan pwede mag-expand yung brain po natin kapag nag-mature, para pag nag-fuse siya, there's adequate space para po sa brain po natin. Apektado ng pagsara ng bungo ang ulo at mata, dahilan para magmistulang lumuluwa ang mata. Ayon kay Doktora Janina Escalderon, isang ears, eyes, nose and throat specialist, kadalasang namamana ang Cruzon syndrome sa magulang. Usually, isa po sa mga parents, meron silang gene na mutated and then napapass on from one generation to another. So you only need one mutated gene para mapass on po itong case na to. Sa kabila ng kalagayan, sinika pa rin na mag-asawa na maging normal ang pamumuhay ni Andy, gaya ng ibang mga bata. Pinasok ko po siya sa regular school. Kasi po sa akin po sa isip ko, eh, normal po talaga siya. Nung pong nalaman ko po na nung napa-neurodevelopmental po siya, na-assess po siya, na-delay po siya. Pero sa ngayon po, sa SPED po, okay naman po siya. Meron naman pong improvement na kasi po nakakapag-ano na po siya ng contact sa teacher niya. Ang problema, naging sentro si Andy ng mga tukso ng ibang bata. Yung minsan hawakan yung mata niya, tutasukay ganun. Eh sabi ko, huwag mo na lang pansinin. Sabi niya, ba't tinutusok? Natutuwa daw. Tutuwa ba sila sa akin? Ba't malaki daw mata ko? Ganun. Inaawakan. Sabi ko, huwag mo na lang pansinin, anak. Naging sensitibo rin ang kalusugan nito at mabilis na puan ng mga sakit gaya ng sipon at ubo. Hindi po siya talaga madalas makapasok kasi po, ang ano po sa kanya, lagi po siyang may ubot sipon. Kasi po, yung daluyan po ng hininga niya, hindi din po normal. Part po lahat ng head niya, hindi po normal. Minsan, nagkakaroon po tayo ng problema po sa nose. Parang nagkakaroon tayo ng mga interior na nasal problems. So for example, meron pong chronic congestion or meron pong hypoplasia, or ibig sabihin po is hindi na develop po yung sinuses po natin sa ilong. So this can cause the patient to be more prone to infection. Malaking hamon din ang pang-araw-araw na pagtulog ni Andy dahil hirap siyang ipikit ang mata.
Yun lang po talaga sa gabi. Di po kasi normal talaga sa bata na makikita mo yung kapatid po niya, sobrang himbing matulog. Siya po yung hirap na parang nawawala na ng hininga po. Tapos pag ano, umiiyak na. Umiiyak po kasi siya yung pag yung sobrang hirap na sa paghingat. Kapag meron po tayong Crouzon syndrome, since there's abnormal fusion po ng skull po natin, yung brain natin, instead of, syempre yung normal size po, it grows vertically po. So, that causes the proptosis or yung paglabas po ng mata ng pasyente po natin. And then for the malar area, dito sa area na to, since there's abnormal growth nga po, ito naman po ay naiiwan sa Crouzon. So, usually for patients with Crouzon, nakalubog itong part na to. So, ang nangyayari is, lahat po ng nasa loob, like for example, yung eye, because malambot po ito, lumalabas po siya, lumuluwa po. Ang naging solusyon ni Angelique, i-tape ang mata ni Andy. Nakakatulong po ito kasi nalelessen po yung dryness ng mata, and then pati po yung redness and mag-engorge po yung vessel po natin, nakakatulong po siya na malessen po lahat ng symptoms. Because long term, if chronic dry eyes po tayo, magkakaroon tayo ng problema din. Patuloy pa rin sa gamutan at check-up si Andy. At kahit malayo, buwang-buwang dinadala ng mag-asawa ang bata sa Maynila para sa check-up. Ang tanging hangad nila, maoperahan ang bata. Nahawa din ako kasi nga, hindi ko gustong paggamot. Hindi ko nga mapatingnan. Pag may mga gamot, kailangan, misan, hindi namin bili. Kasi nga, ano lang din ako eh. Trabaho ko lang din, construction, ganun. Kasi iba, naoperahan daw yung ganun. Gusto ko lang maoperahan, maayos yung ano niya para makapasok siya sa ano. Yung kagaya ng ibang bata, mga ganun. Yung normal na mga bata, para hindi siya bulihin. For patients na may proptosis, it will be very helpful if we do a orbital decompression. Ang orbital decompression ay isang endoscopic procedure wherein sinisira po natin yung lamina papyracea, yung manipis na buto sa ilalim ng mata natin. Yung taba po ng mata at yung buong mata po ay makababa po siya at makabalik po siya sa eye socket po natin. Sa ngayon, ayon kay Doc, po pwedeng maibsan ang pagluwa ng mata ni Andy. For now, ang pwede natin gawin sa pasyente is regular eye check-up with an ophthalmologist to measure po yung intraocular pressure. Importante po ma-document natin yung pressure po ng mata every month. Dapat mag-lubricate po tayo ng mata, so magda-drop po tayo ng mga artificial tears, and pwede rin po tayo mag-tape po ng eyelid natin to avoid chronic drying of the eyes. Hindi raw titigil sina Angelique at Atheus para maipagamot si Andy. Gusto kong sabihin sa anak ko, magpakatatag po siya. Huwag niyang isipin yung mga sinasabi ng ibang tao. Yung kung ano yung gusto niyang gawin na marating niya, sana matupad niya. Mahal na mahal ko yung anak ko. Gagaling ka rin, mapapagaling ka rin namin. Mapapagamot ka rin namin. Yun nga, medyo untay-untay lang.